Hello guys, ito ang inyong kaplantita. Welcome back to my channel, and if you're new here, welcome to my channel. In this video, ay papakita ko ang aking sea rubber plant tiniki. Ngayon guys, ang gagawin natin ay papakintabin natin ang kanyang dahon. So, sa una guys, punasan muna natin para luminis ang kanyang dahon. Dahil ito ay dito sa indoor plant, guys, nakukuha niya yung mga dust or alikabok kumakapit sa kanyang dahon. Kaya ang loob ng bahay ay nagiging malinis ang hangin, dahil kapag meron tayong indoor plant, pinupurify niya ang hangin. Sila ang sumasalo ng mga alikabok, guys. Look, super dumi. I advise you guys na maglagay ka rin ng halaman sa iyong loob ng bahay. Bukod sa nakakatulong ito mag-purify, air purifying, nakaka-stress relief pa siya guys. Ayan. Ayan guys, look, ang nakuha natin alikabok sa kanyang dahon. Pagkatas natin itong tanggalan ng alikabok, magagawa tayo ng water na may lemon para sa kanyang next step upang kumintab naman yung dahon. Marami akong variety ng rubber plant guys. Pero sa ituturo ko ngayon na pagpapakintab ng dahon is, ang gagamitin ko lang muna is itong si Tiniki. Kung gusto nyong mapanood yung aking mga ibang videos na about dito sa rubber plant, marami po akong upload dyan sa aking channel. I hope guys na kung bago ka is mag-subscribe ka sa aking channel para every time na mag-upload ako ng new video ay mapapanood mo ito. Mag-notify po sa iyong isali mo na ang bell notification para mag-notify po every time na mag-upload ako ng video. So, ayan guys. Gawin na natin yung second step. Ito yung gagamitin natin. Lemon. Ihalo lang natin sa tubig. Itapit na yung ating
ating dahon ng binandawan ko muna ito guys para yung second step is maglinis na bata ng ating balik. Ito na guys, ito yung may lemon water na may lemon. Pinapaarawan ko rin siya guys dito sa may malapit sa pintuan ng terrace or veranda. Nandiyan yung morning sunlight. Pihitin natin para maano yung mga dahon. Malinisan ng maayos. Yung iba ang ginagamit nila is oil. Pero dahil wala tayo ng ito na lang, water na may lemon. Hindi ko ito first time na ginawa guys. Kaya isishare ko sa inyo dahil alam ko ang resulta ay talagang kikintab yung dahon. Na-try ko na ito ng ilang beses. Kaya lang hindi ko na-videohan. So ngayon, isi-share ko sa inyo para meron din kayong makukuhang tips sa aking channel how to paano pakintabin ang dahon ng rubber plant or hindi lang rubber plant, pwede rin naman sa ibang plants. Kung madami kayong halaman na gusto niyong pakintabi niyong dahon, pwede naman po. Hindi lang ito para sa rubber plant. Yan guys, so as you can see, kung nakikita mo guys, nakintab na po siya, super. Pika-pikain. Pika-pika na yung kanyang dahon. Pati dito sa dulo. Para lahat malinis. At yung mga bagong usbong. Ito lang po yung aking ginawang example, si Tineki. Hindi ko na po isali yung ibang plants, pero
pwede naman po sa lahat ng inyong plants itong ating ginamit na pampakintab ng dahon. Hindi lang ito para sa rubber plant. Ayan guys. I hope na may natutunan kayo sa aking video. Gawin mo na rin guys para kumintab yung dahon ng iyong rubber tree or mga iba pang halaman. Yung tubig, lagyan mo lang ng lemon. Pigaan mo lang siya ng lemon. And then, yun na po yung ipupunas mo. Gumamit ka lang ng basahan. Okay guys, thanks for watching. See you on my next video. Bye. Thank you so much.